coral reefs natin ay isa sa mga pinaka-diverse, no, na coral reefs sa buong mundo. We are at the center of the so-called coral triangle of the world. So, critical sa atin na ma-rehabilitate natin siya kasi yung degradation natin umakyat na sa almost at least 80%, no? So, ang ibig sabihin nun, na-breach na yung integrity ng ecological system or ecosystem ng coral reefs. Nagsimula yung destruction during the 90s. Okay. This is because of man, no, mga tao. So, nagkakaroon ng dynamite fishing, nagkakaroon ng coral gathering, nagkakaroon ng abalone. Abalone was lucrative before, so tinatapol nila yung corals. Then, additional, nagkaroon ng El Nino. So, nagkaroon ng bleaching. So, nasira yung coral. Importante yung pag-rehabilitate kasi yung sustainability, no, ng ating nung kung anong meron sa ilalim ng dagat, no, napaka-importante niyan lalo na sa komunidad, no, komunidad sa isla, komunidad sa buong siyudad ng Zamboanga, kasi pag na-rehabilitate yan yung ating mga isda, no, babalik ulit, no, kasi most of the, especially dun sa isla, most of the residents there, pag sila fishing sila, mga fishermen, importante na masustain yung kanilang means of livelihood through the rehabilitation of corals. And syempre, on the part of sa turismo naman, kailangan namin din yan dahil diving is one of our main activities for the island. So kung walang makikita sa ilalim, walang magkaka-interest na mag-dive rin doon. In the case of Santa Cruz Island, this is our banner tourist destination. That's why the city government of Zamboanga, headed by Mayor Isabel Prima, we're very grateful because of the effort being initiated by Sangkalikasan. Because you're talking about 20,000 coral fragments that will be planted in the island itself, and you know, this is a lot to talk about. If these things will succeed, then this will really help attract tourists to come to our island, most especially the divers. Ang ginagawa po dito ng Sangkalikasan ay para i-rehabilitate yung kabuuan. Napili po ang kabuuan dahil isa sa mga naapektuhan ito ng Pablo, at ito rin ay ginawa ng paraan ng DOST para ma-rehabilitate yung area. Ginagamitan namin ito ng coral rehabilitation program, which is yung pagtatanim ng mga coral or pagtatanim gamit yung mga fragments na nasira nung panahon ng bagyo. O di kaya yung mga corals na pwede pa namin iligtas nung na pwede pa namin itanim. So, nakita sa akin yung damage. So yung nakita ko, kailangan ito ayusin. Kasi kailangan i-rehab lahat. So, pasalamat ako na sila ng grupo ni Mr. Jojo Rodriguez at Kalikasan, plus DOST, plus DNI na helping us na ma-revive yun. Yung nasira, buhay pa yung corals pero nasira lang, pero kailangan lang ayusin, kailangan rehabilitate. So, yun ang ginagawa nila. And the way I look at it, the pictures now and everything, nakikita ko na tumutubo ulit. So, may pag-asa. Bali dito sa White Beach, dito sa Bangkaw-Bangkaw, maraming dive spot dito. Actually, maganda ang ilalim dito ng Bangkaw-Bangkaw. Marami kang makikita dito mga iba't ibang klaseng isda. Dito naman, paligid dito, meron tayong makikita dito mga dolphin, whale shark, meron dito. Ang sabi nga, ang base dun sa pag-aaral namin, dito parang breeding ground ng whale shark, hindi sila umaalis dito hanggat hindi malaki. Ganon siya. Tapos may mga manta rays dito, lalo na pag
makikita natin yan, maraming ano, krill, yung mga hibi sa palengke. Yan, napakarami dito. Nasasama yung West Philippine Sea sa Amazon of the Seas kasi nandito yung pinaka-diverse na marine life. 60% ng fish landed sa Navotas nanggagaling sa Palawan Fishing Grounds. In Palawan, we have two direct sites. One here, this is Bangkaw-Bangkaw. This is directly facing Honda Bay. And another one, that's in Ulugan Bay. Ulugan Bay is where Palawan directly faces the West Philippine Sea. So here in Bangkaw-Bangkaw, we have 25,000 coral fragments as targets. No? So as at this point in time, we are right now on the implementation phase. We are done with the training and the equipage of our forces. This is in coordination and collaboration with various sectors. Importantly, we are doing this together with the Puerto Princesa City. However, the main implementing forces, or I would say the might and the strength of this coral restoration project is the Philippine Navy. No. Together with the Philippine Navy, who acts as the command and control of the total restoration effort of this area. Tumutulong kami sa proyekto ng Sangkalikasan in connection doon sa DOST funded project, yung Coral Restoration Program. Ang Navy ay tumutulong dahil isa to sa mga mission areas namin, yung support to national development. Na pagkakaalam namin, ang eventual aim ng project dito ay sa magkaroon ng ecotourism activity yung barangay Bangkaw-Bangkaw ng Puerto Princesa City. Ang pagtatanim ng coral dito sa Bangkaw-Bangkaw ay isa sa mga projects na sinusuportahan ng Navy natin dito sa Palawan. Ito pong project na ito ay coral reefs restoration and transplantation activity para ma-enhance ang underwater tourism dito sa Bagakbataan. Ang funding agency po dito ay ang DOST Picard at ang implementing agency po ay ang Sangkalikasan Producers Cooperative. Napakahalaga po na may dudulot ito sa aming bayan. So ngayon, aminin natin sa sarili natin na ang populasyon natin ay dumarami, lumalaki ang konsumo sa pagkain. Yung mga pinapanggalingan ng pagkain natin, kagaya ng isda, ay ma-maintain natin yung dami. Kagaya niyan, yung corals, pinapangitutukan ng isda yan, hindi nasisira yung bahay nila at patuloy sila nangingitlog at dumadami. Ang Sangkalikasan po ay kilala bilang isang NGO na nagpapalaganap po ng ating mga coral reefs na pinangangalagaan po nila yan. At sila po ay tinalaga ng Department of Science and Technology bilang isang partner. Ngayon po sa buong bansa natin ay may napili sila na iba't ibang lugar upang ipatupad itong programa ng Coral Rehabilitation and Propagation. At isa na ang subik. Ang sadya po ng programa na ito ay upang ma-repair po yung ating mga damage na coral reefs. At bukod sa pag-re-repair nitong mga damage na coral reefs, ay palaganapin pa, i-propagate. Kaya meron po silang na-develop na pamamaraan o teknolohiya upang ma-repair po yung mga basag-basag na coral sa pamamagitan po ng pagdidikit ng mga pira-pirasong basag para po mabuo ulit. At meron po mga artificial coral beds na ginagamit na ilalagay po sa ilalim ng dagat at doon itatanim po yung mga coral na yan. Swerte nga kami na lumapit yung DOST and Sangkalikasan sa amin. They went through the site and then sinabi naman nila na
bagay naman kami to proliferate yung corals namin, we welcome their help. Kasi we believe talaga na we need to take care of our environment. Pag inalagaan mo siya, tipong babalik-balik yung mga tao. And then maraming jobs na pwede doon. Boatmen, resorts, food, lahat yun interconnected. So all of us will have to do our part para alagaan naman yung environment so that we can have more ecotourism. Ang ibig sabihin ng sangkalikasan is to be one with nature and to be one with the sea. That's what sangkalikasan means. But it all always starts with a dream. Not only a dream, but as Pope Francis has said in his Laudato Si, that we have to believe that we can make a difference. So how do we achieve that? No? How do we believe that we can make a difference? This is where the importance of the DOST comes in. And they're able to transfer a science-based coral technology propagation to the community. And with that transferring of that technology, we're able to make the people believe that they can make a difference in their marine ecosystem, to take care of it, to conserve, and to preserve their marine resources. Pagdating namin, mostly yung nasa community, the Great Santa Cruz community, hindi sila naniniwala sa kung ano yung magiging contribution ng sangkalikasan sa island nila. Dito sa Zamboanga, multi-culture siya. Hindi lang Kristiyano, Muslim, or kung ano-ano pang mga tao ang nandito. Dapat pakibagayan mo. But since yung amin namang grupo is for the environment, especially the marine life. Yung mga volunteers natin dito are from all walks of life, from the richest to the mere fishermen. We also have businessmen. We also have government employees. The armed forces is definitely included. We have also members of the Philippine National Police Maritime Agency. So it's basically everyone's involvement. It's what we may call, this effort is a whole of nation approach. It is not undertaken only by one agency, but rather, dapat lahat tayo sama-sama dito because eventually, wala nang ibang makikinabang dito kung hindi tayo din. Before kami nagsimula, nag-train muna kami ng mga divers. Yung mga pinili namin mga divers na trainin is yung mga volunteers namin is pinili namin yung mga kagawad tsaka mga kapitan kasi sila yung mga active dito sa barangay. Na-train namin sila, naturuan namin sila mag-dive at tsaka tinuruan din namin sila na yung pinasa din namin yung technology sa kanila para magtanim. So far, sa ngayon, mula nung April, nakapagtanim kami ng mga higit 8,000 fragments. So almost nakuha na namin yung target. Siguro by the end of September or October, pagkatapos na yung pagtatanim namin. At before kami aalis pagkatapos ng project na to, napasa na sa kanila yung technology para just in case kung wala na kami dito sa Camiguin, tutuloy nila yung nasimula namin na proyekto. So sa panahon na yon, alam na nila kung paano magtanim, so sila na yung mismo ang tutuloy sa nasimula namin. Very critical yung role ng DOST. They come up with the technology and Sangkalikasan acts as the bridge to transfer this technology to the local community.
So we try to laymanize the technology without losing its effectivity and central aspect and its objectives. So we're able to now transfer this to the local government. Now this protocol, as I said earlier, is created not only by Sangkalikasan, but state universities and the Department of Science. Ang kahalagahan nitong current program natin ng coral reef restoration is magagamit niya yung tinatawag nating broken fragments na available sa sea bottom, no? Ang tawag natin dito ay COPs or corals of opportunity. Meron kasi tayong awareness and realization na ang corals pala ay pwedeng ma-reproduce asexually, meaning yung broken fragments lang, no, either i-direct transplantation mo siya or ilagay natin siya sa coral nurseries, ay pwede natin siyang maibalik dun sa reef. Pwede naman silang i-transplant kaagad, pero we have determined scientifically na pagka nilagay mo sila sa coral nursery unit muna yung fragments na yon, mabilis sila mag-regenerate, no, mag-recover. And by the time na mga 2 to 3 months siguro na i-transplant mo sila back to the ocean floor, ay healthy na sila and their chances of survival are maximized. Kahalagahan din niya ay simple siyang technology, no? Ang gagamitin niya ay mga regular lang na mga supplies and materials na available sa ordinary hardware, no? Kasi kung yung CN niyo ang pag-uusapan, mga ano lang yan, para lang yung bed na frame na merong nylon na pwede mong itali ng mga yung wire, GI wire, no? Tapos, pag itatransplant mo na siya, pwede mong gamitan ng concrete nail or gamitan mo ng cable ties. So, simple lang yung technology, kahit sino pwedeng gawin kung gusto nila. The OST has done everything possible. It has created a structure wherein all the equipment, the dive equipment provided for this project will be turned over to the local community. So they're empowered now not only with the equipment, but they've been extensively dive trained and technically trained to undertake the coral propagation. Now, on the part of the local government now to commit certain resources so that they can help the local community continue this project. But under the DOST project, they've provided everything so that the community can be able to continue the coral propagation even after the project is done. Ang DOST, sila talagang nagbibigay ng pondo dito, and we're very happy that they released this project. The funds amounts to a little more than 5 million. So itong amount na to eh pinapamahagi, pinapadaan dito sa Sangkalikasan, at kasama dito yung training, yung pagbili ng equipment na napakamahal, at yung day-to-day expenses, lalong-lalo na yung pagkain and yung alam mo yung when you dive, there's a lot of expenses. You have to fill in the tanks, you have to ensure that the scuba gears are well maintained, and so forth and so on. So if you will see, the 5 million seems large, but for a project which entails restoration or putting back into place 30,000 fragments, it's really small. Scale, small scale. This time, meron tayong katulong, yung DOST, at saka yung Sangkalikasan Multipurpose Cooperative, kaya medyo malaki itong, para sa amin, malaking transplantation ito na makakabigay talaga ng magandang epekto sa marine life dito sa area namin. Ang pinakamahalaga yung pagkakasundo. Nagtagpo yung ano, iniisip ng DOST, ng gobyerno ng Zamboanga, at saka yung suporta ng Sandatan, critical suporta ng Sandatan. So nung nagtagpo yun, naumpisahan. Kasi yung proyekto, hindi lang sa isang tao, isang grupo. Kailangan magkatuwang. Magkatuwang yung una, yung project proponent, yung ating
DOST, tapos kailangan tanggapin, yakapin ng local na pamahalaan. Pagkatapos, ito naman papasok yung sangkalikasan cooperative dahil ito yung maggagawa ng tinatawag na dirty work. Para magawa natin yan, kailangan magkakatugmay. Basically kasi yung involvement natin dito sa ganitong activity is to provide security or to ensure yung security ng mga participants and their safety while they are doing their task here in Santa Cruz Island. However, part kasi nung kuha namin ng AAPIP's Bibayanihan, kung saan is yung guide namin, nakikipag-participate din kami sa kanila based na rin doon sa Call of the Nation approach na in-exercise namin dito na kung saan nakipag-collaborate kami sa mga different stakeholders sa area para kung ano pa yung magagawa namin. Ang pinaka-importante dito is talagang yung to bring in the community into this effort. You know, it's hindi lang ang sangkalikasan, hindi lang ang Philippine Navy, hindi lang ang the city of Puerto Princesa ang involved dito. But very important is the involvement of the local folks because eventually they will be the ones who will benefit from this. Mahalaga na involved sila from the start, information campaign, sa actual planting. Kasi once na naintindihan nila yung process, alam nila na mahalaga sa future ng mga anak nila, ng mga saling lahi dito. You know, this is one of the tourist destinations that we are promoting, known for its pinkish sand. Okay, so yung effort ng Sangkalikasan with the developmental agencies and the city government of Zamboanga, we look forward that after the rehabilitation of our corals and island, this will be able to boost the tourism industry of the city. So dito sa Santa Cruz Island, especially dito sa lagoon, maraming talagang pumupunta dito na guests kasi may mga species tayo ng bird na makikita dito, may mga bats na may madayo din dito, tapos yung Philippine duck, maraming species dito. Yung sa mga mangrove area, may 17 species tayo meron, so yun ay identified na yun. Yung iba meron pa, hindi pa na-identified. 100 years na ito. Ito yung tinduk-tindukan. Nag-iisa lang ito. So, meron po tayong village dito sa Santa Cruz Island. Lahat po sila under po sa Indigenous Peoples Group na Samabang Mingi. So, sila po, may current project po yung Department of Tourism Region 9 na we are trying to train them, capacitate them na in the future, pwede na tayong magkaroon ng package na makapasok yung mga tourists sa village. Yung nabuhay namin yung dito is mangingisda lang. So yung corals kasi kung saan yung corals, doon din yung mga isda. Kung saan kayo mangingisda, lingit, doon po, ganun po yung kalagaan. Kaya pinalagaan po namin yung corals. Isang kalikasan din po yung nagkuha sa amin. Para mag-volunteer po kami na magtanim ng corals. Tinuruan po kami kung paano magtanim, paano po mag-seedling siya yung malaki na pagkatapos si seedling siya. May nursery po kami at ilalagay sa saan-saan yung mga bato. Tinidikit siya sa bato para tutubo ulit at babalik yung mga isda. Malaking tulong po ito sa amin. Sinong una, wasak na kasi yung namin yung corals. So bali ngayon, mabalik yung corals and dadami yung isda. So hindi na kayo mahirapan pa. The symbol of Sangkalikasan is a dream catcher. So at the center of it all is the corals and around it is the marine life. So that is our dream. That's what we want to achieve. We want to achieve a healthy coral reef with marine life. And as I said earlier, it's not only having this dream, but being able to believe that we can make a difference and to do a difference and to make it happen. Ako po ay dati ho ay nasa bundukan. Yung ano ho na yan, yung sa dagat, hindi ho masyadong familiar sa amin yan.
And hun na nabigyan kami ng opportunity ng SBMA na ecology hunter na dyan kami napasok ng trabaho. Inoperaan kami na gusto yung mag-diving. Ayun, agad po namin, agad ko pong tinanggap kasi po, isa po yan sa pinakamahalaga sa atin. Saka po yung dati, yung mga magulang namin, sa ganyan kumukuha ng pagkain sa dagat na yan, sa mga coastal area. Kasi po yung corals po na yan, kasi po yung nag-monitor po kami sa gawin ng bataan, medyo po nadudurog na yung mga corals. Kasi po binadinadine na may ito po ng mga inisla. Ayun po, yung pinag-iisipan niya po na yun, paano mapaparami yun. Ngayon sa programa po nito, nasinabuhay po nga namin yung kaisipan na pwede pala. Alang imposible pag sa tulong-tulong. Sa maraming salamat mo sa programang na sangkalikasan. Kasi po, sila po nagmulat sa amin para po maprotektahan ng yung ating karagatan. We've been fishing detrimentally for the last decade. And we've seen a lot of destruction in our coral reefs from Muruami, the use of fish traps over the coral reefs, the use of dynamite fishing, and many other practices. And today, sumali kami dito sa coral restoration workshop because we want to learn more about how we can help restore the coral reefs because it's such an important part of our ecosystem. Ang coral reef nga po is a living animal and therefore we have to do our part to make sure that we help nurture it dahil namamatay na to dahil sa pag-dynamite fishing, sa improper handling of our environment underwater. And a lot of things that people don't know, ang coral reef talaga ang pinaka-central nervous system of how all of those sea creatures and animals live. Kaya yun, very important po sa aming campaign because we love the ocean and aside from our battle for trash-free seas is to make sure that everything is a sound environment for all of the living creatures here on the planet, in the ground, and everywhere else in between. Ang isang area, walang-wala talagang corals, walang-wala din tayo makikita ang mga isda. Dapat huwag na natin silang gayahin. Huwag na tayo magpapagdaday na might. Kung ano, kasi pag nadurog yan, wala na tayo sa susunod na ano, kakainin na ano isda. Kapag aware tayo, alam natin kung ano nangyayari sa paligid natin. Alam natin kung ano dapat natin gawin. Pagpatuloy nila yung mga nasimula namin para sa kanila din yung mga ginagawa namin. We don't want to lose it. We want to maintain it. And it is for everyone's sake that we should maintain this. Pag may turismo, may mga lakal, mayroong kabuhayan, tataas yung antas ng buhay ng mga tao rito. Gusto natin mag-attract ng mas maraming turista kasi alam naman natin ngayon na malaking pera ang pinapasok ng tourism industry sa ating ekonomiya. Malaking hatak yan actually doon sa mga community rito dahil once na nakita nila yung job opportunity rito, magkakaroon sila ng pag-asa na bakit pasasama doon sa mga grupo, meron namang job opportunity. Lagaan natin itong ating mga coral reefs. Dito doon nakasalalay ang malaking bahagi ng ating ekonomiya bilang isang kapuluan. Makakaasa kayo sa inyong hukbong dagat dito sa Palawan na puso kaming, handa kaming tumulong sa lahat ng oras. So we will continuously be there to be with them throughout the next 5 years. Climate change is upon us. And we have to believe, as what Pope Francis has said, that we can make a difference. So let's dream whatever we can dream so that we can stop climate change. Paradise is often referred to as the Garden of Eden, a place in which existence is positive, harmonious, and eternal. If you ask me,
we are pretty close to that. With a view like this, I share with a large part of you, since the Philippines is 90% coastal with over 7,000 islands, white sand beaches, exquisite coves, lush forests, and beneath it all, a whole different world. It's hard to argue that Adam and Eve may have walked through here, but are we in harmony with this paradise? There needs to be a change in our behavior. There's a global movement called the International Coastal Cleanup, which aims to get us closer. It all started with an idea that the community can get together to help clean out our coastlines and waterways for one single day. But this movement has grown throughout the country and has gone beyond that one day. This is probably the reason why the Philippines ranks number 2 worldwide with the most number of volunteers. The passion for change is evident. We've met a lot of people throughout our journey, and it's heartwarming to know that more and more people are stepping up to the plate. Get ready for the ripple effect. How will you fight for trash-free seas to help us get closer to paradise? For our country, where everything is more fun and where nature lives harmoniously with us.